Ito si Romel, sanay na ito mag-drive ng Alphard, ng mga, ano pa mga dinadrive mo, Bel? Car, Riton, car Riton, car Riton. Odyssey, nakadrive ako sa bus ko one time. Odyssey, yan. Yeah. Yeah. Tapos yung, ano, Mercedes. Mercedes, yeah. Pero, saka, how about Volkswagen? Hindi pa. Hindi pa, okay. So, ito yung first time ko na-drive na brand new, na ako mismo unang-unang sumakay. Oo, siya ang unang-unang nag-drive pati. So, ayan. Ano ang impression mo sa driving sa Suzuki Espresso? Parang mamahaling sasakyan din. Kasi smooth siya yung drive. Ay, yung mga preno niya. Mga clutch. Maganda rin po siya. More reviews po. Abangan ninyo. Maganda naman po siyang i-drive. Yung makina, hindi po hirap. Kasi yan po yung unang-unang titingnan sa sasakyan. Kung maganda po yung hatak ng makina. Kasi yan po yung unang-unang nagdadala sa sasakyan ang palit. Malamig po ang aircon. Maganda, meron siyang ano na po, charger na rin pala. Oh, yan. So, hindi kasi na ano ng iba, no, na may charger. Paano buksan yung charger? Pero, wala lalo. Hindi namin alam. Meron siyang ano ito yun. Yan. Yun. Meron din yan, USB. Angat mo yan. Yan yung charge yan. Wow, pwede na mag-charge. Wala to doon sa Delica. Hindi. USB. Oo nga. Yung music yan dyan. Ito naman charger, lighter. Pero pwede rin yata mag-charge pwede dyan. Pwede rin mag-charge. Ikaw naman, Bert, ano kinakapa mo dyan sa likod? Ano napapansin mo dyan? Maluwag ba? Or maluwag. Musikip? Anong, yes. Anong maluwag? Yung tuhod dyan? Ah, high touch. Tingnan nyo naman po. Kalalabas lang kasi sa kasa. Kaya plastic pa. Maganda talaga yung lipstick. Tsaka maluwag sa tuhod. Yun yung the best dito. Maluwag sa tuhod? Maluwag dito sa harap sa tuhod. Hindi nakakangalay mag-drive. Yun yung ibig sabihin. Wow. Kasi mahirap yung hindi ka comfortable nagda-drive. Parang yung tuhod mo parang maiipit pag nagda-drive ka. Lalo na pag manual. Yan po. Pag-matic medyo okay pa. Ito kasi manual po siya. Kaya dapat komportable ka sa mga, especially long drive. Importante po yon. Kaya ito po, relax po ang paa ninyo. Nasabi kong relax po talaga. Pati yung clutch niya po, napakalambot. Wow. Yan po, maganda niya. Coming from a professional driver. Yan, si Romel. Yan, nagturo sa amin na mag-drive. Tuturuan niya pa kami, tinuruan niya kami mag-automatic driving. At medyo challenge lang talaga sa amin dahil wala namang automatic na espresso dito sa Philippines. At the roundabout, take the second exit on 170 Commonwealth Avenue South. Estimated time and traffic 10 minutes. Ayan. So, saan ba maning atong ways, oy? Ayan. So, kailangan namin matuto ng driving na manual. So, pero madali pero nakapag-try na ako, kaya medyo naalis na yung sa mga hindi marunong mag-manual galing automatic. Pag na-try nyo na, kahit first time pa lang, masabi nyo, kaya naman pala. Kasi ako yung mabilis ma-stress. Sabi ko, kaya ko kayang mag-drive ng manual. Yung na-try ko, salamat din pala kay Felder, shout out sa pinsan ko, nagpa-try sa amin ng kanyang sasakyan ng manual. Ayan. Okay guys, marami pa tayong mga aabangang reviews. Sa ngayon ay ito lang muna. First impression namin sa Suzuki Espresso Color Indian Mango. Ayan, nag-isip kasi kami, anong kulay ba? Red, silver, kulay papaya. Papaya ba? Papayang hinog. Kasi baka nag-isip kayo, ano ba talagang pagka-orange niya? Papaya pala talaga. Papayang hinog. Ayan, so ito kasi pag nasa lubo, ang orange. Ito naman, bakit namin napili, no? Kasi pagdating sa pula, marami ng pula. Tapos pagdating naman sa silver, marami na rin silver. Pero bihira yung kulay papaya. Ito nga. Kaya pag nakita mo to sa kalye, parang mapapalingon ka, uy, ano yun? Ayan, so bihira yung kulay. Yes, lalo na kung balak namin palagyan ng ano to dito, yung parang black na bubong. Wrap. Yung parang sticker lang na black. Para may
two-tone siya, orange and black. So, ayan po. I'm really happy. It's my birthday today. At pinagkaloob ng Panginoon na makuha namin ito. September 3, 2021. Yeah, and I am 35 years old today. Oh. Huh? Alam ko kontra. Okay guys, yun lang muna. And stay safe everyone. For those who are planning to buy a new car, this is very, very nice. Suzuki Espresso. Yes. This is our first time na brand new car. No, first time. Pero happy kami. And kaya magandang i-vlog yung mga unang pakiramdam, unang impression. Yan yung mga natural na ano. May airbags to. Touchscreen na nung una hindi ko akalain na sa ganito ka affordable na amount meron touchscreen. Tapos yung power window, hindi mo na pwedeng buksan ang power windows dahil bago yung tint, no? So aircon, manual siya pero number 2 lang yan, malakas. Sinarangan niya kasi lalamigin siya. Oh, ayan. So may charging sa cellphone, USB. Ayan. So, ayan. Sa lighter for charger. Handbrake. May handbrake siyang kasama. Kasama ba talaga yun? Walang handbrake. Meron pa siyang joystick. Ayan, oh. Joystick sa mga mahilig mag-Atari. Ayan. So, ayan guys, I'm just happy. Bye!